Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Kumusta po kayong lahat? Ayan, pumaga pa tayong high blood. Inaano po yung boses natin, hinihinaan para walang magising pa na hindi dapat magising. E paano, hindi natin po magawa. Talagang may ano, kaparis na sigaw. Ayan po, inasikaso po natin si Chrislyn kasi siya lang po may pasok ngayon. Tapos, ginigising ko po siya, mahina yung boses ko. Para hindi magising si Sia. Paano, ayaw po ulit-ulit hanggang na high blood po ako. Kasi sigawan tuloy. Ayan, nagising na tuloy si ano, si Sia. Iwan ko naman kay Sia, ba't maga pang nagigising? Wala naman po siyang klase. Ayan, ihahatid na po siya ni Papa Bits. Alas 7:20 na. Yung mga tuta, dyan na inilagay ni Chichay. Oh, ayan, gising na po si Sia, magkakapi na kaming dalawa. May lupa lang sa kanya. At ako naman po magkakapi muna kasi meron na po akong nakasalang na labahan. Meron na po akong nakasalang dyan na labahin kasi apat na araw hindi po ako nakapaglaba. Mula nung umano yung cellphone ko, maligo sa dagat. Naligo lang naman po kami nung Linggo kasi po sinisipon nga ako, gusto ko lang po magpatanggal ng pasma-pasma. Pero ang ending po, ayun, naligo yung ano, yung cellphone ko. Na disgrasya kasi sino ba ang may gustong babasa yung cellphone? Lalo na po ako gamit ko yung cellphone ko. Talagang iniingat-ingatan ko. Ang nangyari po, pagdating namin doon, akala ko na high tide, yun pala, malayo yung dagat kasi low tide. Malayo, as in malayo po yung dagat. Ang ginawa ko po naman, habang nandun sila, papabits na naliligo sa dagat, nagblablab pa ko noon, sabi ko pa nga, ang linaw-linaw ng dagat, ayan, agoy, siyempre nakachinilas po ako yung plastic. Nadulas yung paa ko. Tapos pagkadulas po, nahipasok yung pako sa chinilas. Mababaw lang po yun. Habang kinukuha ko po yung ano, yung chinilas ko, pag ganun, kataas naman yung isa ko, ito hawak ng cellphone. Yun nga, medyo umano yung kunting alon. So atras, ayan na, parang na outbalance po kasi ako. Kasi nga, yung isang chinilas ko, naipasok na yung paa ko. Pag atras ko ng ganito, parang matutumba na po ako, natutumba na. Tapos natumba na nga po ako, ito na iniing ko na isang kamay. Si Papa Bits dyan sa harapan ko. Sabi ko sa kanya, Papa Bits, tinitingnan lang po ako ni Papa Bits. Akala niya na nagbibiro lang po ako. So ayan, matutumba na talaga ako. Wala man na pong choice. Ito, napaganong ko yung kamay ko. Ayan na, nailubog yung cellphone. Pero ihaong ko naman kaagad. Tapos, gumana pa naman po siya. Gumana. kasi full charge yun. Gumana pa siya. Sabi ni Papa Bits, patayin mo daw, ibilad. Di pinatay ko. Tapos habang naliligo po kami, binalad ko sa araw. So, pagdating namin dito sa bahay, nakauwi na po kami. Inano ko po, trinay ko pong ginamit ko pa dun sa dagat, medyo tinapos ko lang yung vlog ko. Yun, parang ma-blurred na nga. Tapos dito sa bahay, inopen ko na naman. Basta tinapos ko yung vlog ko. Akala ko naman po na wala po siyang magiging diferensya. Kasi nga napatay na, nai-off ko. Tapos sabi ilagay dan sa bigas. Inalagay ko po naman sa bigas. Tapos
Nagpunta naman po sila tipin dito, sinama po kami sa linggo na yun, andon, medyo nagkatuwaan, tapos dinala ko yung cellphone ko. Naupin pa, gumana, tapos itrinay po ni Timang na i-live sa ano ko, sa FB ko. Ang kaso nga, ang ending pag-live, parang umulan, wala na pong boses. Tapos, hindi ko po alam na hindi po siya nag-charge. Nang pauwi na po kami, mag 15% na lang po, itrinay ko pong mag-charge. Ayun, hindi po siya nag-charge. Tapos, namumroblema na po ako kasi pag mag-charge, o pag hindi na mag-charge, siyempre malulubat at lalaki ang sira pag nalubat na. Marami pong nasasabi, libing sa libigas, ginawa ko na nga po yun, tapos 24 hours, ginawa ko po yun. Tapos pagka kinaumagahan na, pag kinaumagahan, tapos mga tanghali ko na tinanggal, kinuusan ni Jing, kumusta na po yung cellphone mo? Sabi ko, hindi pa rin nag-charge. Tapos sabi niya, sige, charge mo lang kuno, try mo lang i-charge din. Sinarge ko. Tapos, pinindit ko siya sa gilid, lumastro na po yung kidlat, pero parang hindi po siya nagkukos na nagcha-charge na po siya. Sabi ni Jing, pabayaan mo lang daw. O, pinabayaan ko lang. Pagtingin ko, 10% naman yun ano, pagtingin ko, nag-17 na. Sige, nag-charge. Sabi ko, Jing, nag-charge, parang nag-charge kasi kanina 10% kayong 17 na. O sige ko, no, pabayaan mo na yan pa. Hanggang maghapon po, na naka-charge po siya ng 52%. Tapos, timing naman po, si Ate Beatty, sabi ni Jing, buksan mo daw kasi may chat si Ate Beatty. Kaya ayun nga, nakita ko yung chat ni Ate Beatty noon na may dalawa na po siyang missed call. Hindi, siyempre, hindi ko masagot. Siguro na ano si Ate Beatty na hindi po ako makontak. Doon siya kay Jing nagsabi. Tapos ayan, talagang walang gana po kasi parang ito na po ang nagiging ano ko. Parang ito na ang pag-vlog po ang nagiging malaking tulong na po sa akin kahit nandito lang po ako sa bahay. Kahit walang ginagawa, magdaldal ka lang din dyan ng magdaldal, nakakasweldo ka po kahit papano. Meron pong dumaan na papahulugan ng folding bed, upuan, pinapakuha po ako, sabi ko okay lang, wala po akong budget dyan. Kaya ayun, tapos, sinabihan ako ni Jing kahapon na, ma, maligo ka, alis tayo. Pero alam ko na kung ano ang sadya ng pakay ng pag-alis namin. Kasi sinabi sa akin ni Ate Beatty. Ate Beatty, thank you po Ate Beatty. Maraming salamat sa iyo, Ate Beatty Piyokento. Ayan. Meron na po akong bagong cellphone. Hindi naman po siya binili na brand new. Second hand lang, pero okay pa po siya. Sinama po ako ni Jing, sabi niya alis po tayo, may pupuntahan. Nakakatawa nga po ako pag alis namin, mga alas 3 ng hapon. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sabi niya, sige lang, maligo ka, mayroon lang po tayong pupuntahan. Pero alam ko na bibili po siya ng cellphone kasi kay Jing binigay ni Ate Beatty yung budget pambili ng cellphone. Ate Beatty, thank you po talaga, thank you. Ayan, naghanap po kami ng ayan. Di naman po ibig sabihin na hindi siya bago. May paka brand new pa rin pero second hand lang. Yan po yung ko ngayong cellphone model. Huawei po. Ayan. Ito po yung yung cellphone na una ni Jing.
na binigay po kay Papa Biz na nasira na din. At Ibiti, may libre po siyang charger, syempre, charger at saka pin, tas kissing. Ayan, wala po siyang box, pero ano po siya, bago pa. Parang mga swap ba na cellphone, pero garantisado po siya. Ayan po Ate Biti, thank you po. Meron na po akong bagong cellphone. Tapos, sabi ko po naman kay Papa Bits, pag nakasahod na kami, ngayong buwan, bilhan ko na lang po siya. At babalik kami doon sa pinagbilhan namin ni Jing ng cellphone na Dad. Cellphone na po to. Hindi po ito ano, yung sinasabing ano lang. Yung mga hindi po ito ang sinasabing parang ripusis, pero may tawag pa doon. May tawag pa doon sa isa, hindi ripusis. Si Jing po yung pumili nito. Inano niya kung ilang gig, kasi merong ano lang 4 gig, 16 gig, madali daw mapuno yung storage. Ito po yung pinili ni Jing. Yung cellphone niya nung una ganito, Huawei model, ewan ko kung hindi ko po makuha kung anong size nito. Basta mas maliit lang po siya sa cellphone ko na ginagamit ko ngayon, na nabili ito ni Jing. Naghihinayong po ako sa cellphone na to kasi nung una po ako magpunta dito sa Cebu, kami ni Mama Edna, ito po yung binili ni Jing para sa akin. Parang nanghihinayang po ako nito. Ang diferensya lang po niya yung speaker. Kasi pag actual na video ko, wala po siyang sounds. Pero pag na-upload ko na po yung vlog ko, meron naman po siyang sounds sa YouTube. So baling ang ano ko na lang po to plano, ipapaayos ko yung speaker. Tapos gagamitin ko pa rin ito. Pang ano lang, pang chat, ganun. At ito naman pong cellphone, yun lang pang ano, yung pang vlog ko. Kahit ganito po to, medyo may kamahalan din. Kahit sikadhan lang, may kamahalan din. Nandito na po si Papa Bits. Baka sa next week po, si Papa Bits, may cellphone na din. Thank you talaga Ate Biti ha, Ate Biti. Pio Quinto, from California po. Thank you po sa suporta mo po sa akin. Palaging nandyan ka. At kaya nga kahapon, pagalis namin ni Jing, hindi niya sinabi kung saan po talaga kami pupunta. Pero alam kong pupunta po kami ng Danau. Ang ending po ng lakad namin kahapon, dalawang malakas na ulan po yung naano namin, nasagupa. Kasi pag alis pa lang po namin, dyan pa lang kami sa may ano, hindi pa masyado malayo sa amin, nabutan po kami ng ulan. Sumilong po kami sa may Palawan kasi may kinuha po siyang pera. Tapos hindi naman po tumitigil yung ulan. Medyo umalis na lang po kami kasi sa banda doon mainit. Pagpunta nga namin doon sa lugar nila Timang, sa Katmon Makaas, ang tindi po ng init, mainit. Hanggang umabot kami ng Carmen, tapos abot na po kami ng Danau. Pag abot namin ng Danau, syudad ng Danau, ayun, malakas na naman po yung ulan. Sumilong lang po kami sa puno. Anong kos ng silong sa puno, umaano pa din yung ulan. So ayan, pagdating namin doon, nakabili na po na namin itong cellphone, tapos balik kami sa plaza. Kumain kami doon sa plaza, tapos medyo tumataliksik na yun, nagplano na po kami umuwi. Makadating po kami dito sa amin, mag-aalas 7 na po ng gabi. Umalis kami dito kahapon mga alas 3. Pagbalik namin mag-aalas 7 na. Ayan, hindi na po kami kumain. Tapos meron naman po matirang ulam pa na doon sa kinain na namin ni Jing. Binalot ko na lang po, tas binigay ko kay Papa Beach. Tapos yung mga bata, ayun, ano na lang po, hotdog at saka itlog yung ulam.
Tapos hindi na po ako nakapag-vlog kasi gabi na, tapos nakaramdam na po ako ng pagod at medyo sumakit po yung ulo ko kasi naulan nga kami. Naulan tapos nababasa, tapos natutuyo kami sa biyahe lang po. Hi guys. Hi guys daw. Nagigising siya ng maaga. Iwan ko sa bata na to. Mas ano pa siya gisingin kaysa kay Chrislyn. Si Chrislyn makakarami mo anuhin. Tatapikin na gising na dyan, bangon ka na dyan dahil may klase. Ito, agoy. Isang ano lang ng ano, kahit sounds lang ng cellphone. Nagigising ka agad. Ewan ko kung mag-aral na to kung magising siya ng maaga din. Ngayon, wala. Tapos hindi yan mahilig, ano, hindi yan mahilig matulog sa tanghali. Pag hindi mo pinapakitaan ng, ano, ng pamalo, hindi yan matutulog. O sasabihin, hindi ka kasama sa Jollibee, hindi ka kasama sa pagsundo ng ate mo. Hindi yan matutulog. Pero okay lang naman po yan na hindi siya matulog sa tanghali kasi pag sapit naman po ng gabi tapos ng kumain, madali naman po siyang makatulog. Tas okay na po yan na dito lang po siya naglalaro, hindi katulad doon sa Tacloban, naglilibot-libot, lahat ng bahay nalilibot, mainit, intindensi. Or nangyayari po hindi nakakakain, nawiwili lang sa ano, sa laro, tapos hindi pa matutulog. Ayan ang resulta, maitim, mga payat. Chinarge ko lang muna ito, hindi pa ako ginamit, pero inano po ito ni Jing, inayos na po, nakasit na po ito sa ano, sa ano ko, sa channel po. Tapos yun nga, itry ko ito, i-vlog na. Tapos itong gamit ko ngayon, yung dati ko, gagamitin ko pa rin. Kaso lang po kasi pag tumatawag sa Messenger, hindi kami magkakarinigay. Tapos pag ginagamitan ko po ng headset, nadidinig ko yung kausap ko, pero ako hindi nila po na naririnig. Yun lang po ang problema nito. Siguro mga next week, actually nakairam pa ako kay May Timang, ipapayos ko. Gumana naman po nag-charge, tapos yung resulta lang po yung wala po siyang sound, yung speaker. Siguro hindi naman po kamahalan yung paggawa nito ng speaker. Pero tinitingnan ko po siya kung paano buksan. Iwan ko kung anong sinasabing built-in. Parang ganito, walang bukasan. Built-in. Hindi ba katulad nung ibang cellphone na nabubuksan mo, natatanggal yung, ano, yung battery. Ito wala. At ito din wala. Paano ba pag-ayos ng, ano, ng speaker nun? Wala ka naman nakikitang tornilyo, mga tornilyo na para pagbukas. Wang kundi ko alam. Diskarte na yun ng mga ano, nag-aayos. Nasasayangan kasi ako sa cellphone na to. Ito na nabasa. Ano po na to sa akin? 3 years na po. 3 years na to. Okay na po siya. Bumalik yung ano, yung camera niya. Malinaw. Tapos speaker lang po talaga yung ano, yung sira, yung speaker. Yung ibibili kong cellphone kay Papa Beach, yung ano lang, yung 16 gig. Kasi gusto lang niya po yung nakakapanood po siya ng TikTok, ganun. Tapos yung Rapitul po. Tapos kay, ano, Colonel Busita. Yun ang hilig niyang panoorin. So wala naman siyang cellphone, sa TV po siya nanonood kasi may YouTube naman yung ano, yung TV, pwede naman po panoorin.
Si Papa Bits kasi ano, marami na po yung cellphone na duman sa kanya, puro nasisira, iwan ko. So ayan po, Ate Bitty, thank you po sa another blessing mo po sa akin. Thank you po sa lahat. Shout out po sa iyo. Palagi po kayong mag-iingat at sana humabahaba pa ang buhay natin. God bless you po, Ate Bitty Pio Quinto, sa lahat ng mga viewers, mga followers ko, sa lahat po na nag-subscribe sa akin. Thank you po sa lahat. At kung wala po kayo at hindi niyo ako sinubscribe at hindi po kayo manood, wala. Wala din po ako dito sa ano, sa social media. Kasi mababagot naman po ako pag maghintay ng maghintay na wala pong resulta. Ayan po, pinapag-igihan ko na lang po yung pag-vlog ko. Kahit nagkakanda, bulol-bulol ako dyan, mali-mali, yan, ano dyan, kahit maraming okay lang. Ako po to, akong kaharap nyo, at ako po yung nagdadaldal dyan. Thank you po sa mga viewers na no skip ads po. Malaking tulong na po yan sa akin. Malaking tulong nyo po yan sa, ano, sa vlog ko na hindi po kayo nag sasawa sa panonood at hindi po nyo ini-skip yung ads. Salamat po sa inyong lahat. Magagamit ko na po to. So, ngayon, ito lang muna. I-try ko lang po kung ano naman po yung resulta nung vlog ko ngayon. So, ayan po guys. Bye-bye muna. Shout out po sa inyong lahat. I love you all. Salamat sa suporta nyo. Papa Bits, bye-bye muna, Papa Bits. Bye-bye, mga guys. parang ano si Papa Bits. Huwag kang mag-alala, magkakaselfon ka din.